today, blessed day. So, ito na naman po tayo. Ano naman po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Louie. Bakit nga ba seloso ang Diyos? Diba? So, may karapatan bang magselos ang Diyos? So, sabi po sa Exodus 25, "You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, I am a jealous God." Jealous God. Sa Exodus 34:4, "For you shall not worship any God, for I am the Lord whose name is jealous." Ang pangalan ng Diyos ay jealous. Yung mismong pangalan niya, jealous, is a jealous God. So dito meron yung 424, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." Nung una ko narinig to, jealous God, napaisip din ako, bakit napakasiloso naman talaga, bakit napakasiloso ng Diyos? Ito ah, imaginein po natin. Siyempre, pag sinabing selos, usually, meron kang relasyon sa isang tao, kaya siya nagsiselos. So, pag ang pinagkukunan po kasi ng selos ng tao is from insecurity. Ha? Insecurity. Diba pagka ikaw nala asawang lalaki o asawang babae, pag na may napadaan na maganda, may napadaan pogi, pero usually ang babae, pag may napadaang sexy, malaki ang dibdib, sexy, maganda ang puwet, 'di ba? Pag napatingin kami, magseselos siya. Bakit? Kasi insecure siya. 'Di ba? Insecure siya. Ang pagseselos ng tao galing sa insecure. Halimbawa, madalas 'to, OFW. Tapos nandito yung asawang babae sa Pilipinas. Madalas siya nagseselos kasi insecurity. 'Di ba? Lalo na kung ang nanay o kaya ang mga kamag-anak ay hindi boto dun sa babae. Ano, sasabihin niya, ay si ano, umalis na naman, si ganito, umalis na naman, nagpaganda siya, umalis. So, ikaw naman, dahil insecure ka, dahil hindi mo rin nakikita, insecure ka, magsiselos ka. Diba? Kasi, insecurity, it means hindi ka secured. Yun ang pagsiselos ng tao. Ang pinagkukunan naman po kasi ng Diyos, nagsiselos ang Diyos dahil sa totoo. Jealous of God is from the truth. So, ibig sabihin, yung tao nagsiselos kasi hindi niya alam. Kasi insecure, hindi niya alam kung ano talaga yung tunay na nangyari. Pero, ang Diyos, nagsiselos siya dahil alam niya kasi kung ano yung totoo. Diba, pag sinabi sa akin ng Diyos, "Ikaw, Louie, magaling ka lang naman magsalita sa harap ng cellphone eh. Magaling ka naman sa magsalita sa harap ng pulpito. Magaling ka lang naman magsalita sa harap ng mga tao. Pero deep inside, hindi mo talaga ako mahal. Mahal mo lang ako sa nguso, hindi sa puso." So hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng i-argue sa Diyos na hindi mo naman alam yung totoo eh. Di ba? Hindi ko pwedeng i-argue yun sa Diyos kasi alam niya kung ano yung totoo. Nakuha nyo? Diba? So, ibig sabihin, nagsiselos ang Diyos kung halimbawa, ikaw, tao ka, nagsiselos ang Diyos kasi hindi mo siya inilalagay kung saan siya dapat nakalalagyan. Ang ginagawa mo, ang inuuna mo, either trabaho mo, tao, girlfriend mo, asawa mo, trabaho, finances mo, business mo, ang una mong nilalagay bago siya. So, magsiselos siya. Dapat talaga ang una, Diyos, bago sunod na lang sila. Diba? So ngayon, balik tayo dun sa tanong, bakit nga ba siya nagseselos? Yung hindi naman siya relasyon eh, yung mga MU, yung mga mga walang label, yun, wala silang karapatang magselos dun. Kasi ang level sila eh. Pero, nagseselos ang Diyos kasi dapat may relasyon ang tao at Diyos. O nagseselos siya dahil dapat siya yung karelasyon talaga ng tao. Diba?
at may relasyon silang dalawa, dapat hindi na humahanap yung tao ng ibang Diyos. Nakukuha niyo po ba ako? Halimbawa ako, asawa ko, kapag ako'y naglagay ng isang tao na ang itatrato ko ay isang asawa din, magsiselos talaga yung asawa ko. Kasi naglagay ako ng isang tao na supposed to be yung asawa ko nandun. Ngayon, nagsiselos naman ang Diyos kasi inilalagay mo yung isang bagay na ginawa lang din ng Diyos, inilagay mo siya sa pwesto ng Diyos. Kaya siya nagsiselos. Hindi po porket sabi natin selos ang Diyos, hindi ko nagagawin to kasi baka magselos ang Diyos. Kung kaselos-selos naman talaga sa Diyos, magagalit naman po talaga siya. Kaya nga sabi niya, huwag kang mag-worship, huwag kang magbabow down sa iba dahil sa akin lang dapat yung pagmamahal na dapat ay sa asawa mo lang, sa asawa mo lang siya ibigay, huwag sa iba. At ganun din po sa Diyos. So, yun po, muli. So, kung medyo nalalabuan pa po kayo, hindi ko ma-express dito sa video na to, pwede po kayo mag-PM sa akin. Kung ano nga po ba dapat dyan, o bakit nga ba ganun na lang kasiloso ang Diyos.